Mandanao ba kayo? Mandanao ba kayo? Kasi kung handa na kayo, ako hindi pa. Ito na po, handa na. Ito na, kaya, play. Bago siya manumpa bilang bagong miyembro ng Lakas-Cmd, ay nagbitiw muna si Mayor Sara Duterte mula sa kanyang ikangay regional na partido na hukpong ng pagbabago. Nagninang pa siya sa kasal ng anak ni Senador Bong Revilla na chairman ng Lakas-Cmd. Pero hindi siya sumagot sa mga tanong ng mga nakaabang na media. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Meron ba itong tubig siya nga lang? Joke lang ha, Mike Enriquez. Sa isang sulat kamay na liham, nagbitiw si Davao City Mayor Sara Duterte sa kanyang partido na hugpong ng pagbabago. Sabi niya, nalulungkot siya sa kanyang pagbibitiw sa regional party. Ginawa ito ni Mayor Sara matapos niyang bawiin ang kanyang kandidatura sa pagka-mayor ng Davao City. Lalo tuloy uminit ang usap-usapang sasali siya sa isang national party at tatakbo sa national position sa pamamagitan ng substitution o pagpapalit ng kandidato. Isa sa partidong maugong na posibleng salihan niya, ang Lakas-Cmd ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nagninang si Mayor Sara sa kasal kanina ng anak ni Senador Bong Revilla sa Silang, Cavite. Salamat ako sa mga supporters ko and I hope na ano man mga mangyari sa mga sumusunod na mga araw ay maibigay ko sa kanila kung ano yung gusto nila. Ayun! Pero hindi... Sabi! Sa mga susunod na araw, maibigay ko kung ano yung, ano daw, gusto nila. Ako, naniniwala ako. Ito, ulitin natin, paulit-ulit, kahit mga tanso na yung mga utak ninyo at hindi nyo pa rin maintindihan, isaksak sa mga kokotin yung mga, kasi lito lang ng burak. Ha? Paulit-ulit. Tayo, presidente o vice president, masaya tayo, win-win situation sa atin yan. Presidente o vice president. Pero, dahil yung mahal natin ang mga Duterte, ang ating puso ay nais tumakbo si Mayor Sara maging presidente. Yun ang ating puso't damdamin. Hindi natin kayang lunukin na president, vice president lamang siya dahil ho, masakit para sa atin yun. Sa ating mga Duterte supporter, masakit po yun. Ang aming presidente na si Rodrigo Roa Duterte aalis sa bilang pagkapangulo at kailangan niya ng isang kapalit at wala nang iba hong pwedeng pumalit dyan kung hindi ho si Mayor Sara Duterte. Ha? Hindi ho kami papayag. Masakit po sa amin ito kung siya ay maging vice president lang. Pero tatanggapin pa rin namin, masaya pa rin kami. Kahit maging vice president siya, dahil tatakbo, sa tingin ko, may chance ang tumakbo si Senator Gong presidente. Okay din yun. Aming presidente na si Mayor Sara Duterte, para apakan ninyo at gawin ninyong spare tire lang. Hindi ko kami papayag. No? Masakit yun. Parang nakaka-insulto yun kay Mayor Sara. Hindi ko tama yun, di ba? Hindi ko tama yun. Kaya nga, yung mga Even the Sara All Organization, paulit-ulit na sinasabi, presidente. Wala hong the Coco Kiki Journey. Alam nyo, ito lang kasimple ha. Wala ho sa mga tunay na kakampi ni Pangulong Duterte ang magnanais na patakbuhin si Mayor Sarang Vice President. Halimbawa, si Panelo. Di ba? Bakit presidente gusto niya? Si Senator ba to? Bakit presidente gusto niya? Di ba? Si Bongo, bakit gusto niya din presidente si Mayor Sara? Kasi mahal natin ang mga Duterte. Di ba? Ganyan natin kaano. Sigurado ako, wala ho. Wala sa totoong nagmamahal kay Pangulong Duterte ang sasabihin, yung anak mo, vice president na lang. Wala. Walang ganong may nais. Sigurado ko walang ganun ang may nais. Bakit to? Siyempre yan ang ating nais lahat. Ang pumalit. Wala nang ibang pwedeng pumalit kay Pangulong Duterte kung hindi ang kanyang anak. Alam nyo kung sino lang ang gustong tumakbo siyang vice president? Ha? Yung makikinabang sa pagka-presidente. Sino ho yun?
Tanungin ko kayo, sino ho yung makikinabag sa pagka-presidente pag siya tumakbong vice president? Ha? Wala nang iba kundi itong si BBM. So yung mga tanso lang ang may gusto na tumakbo siyang vice president. Okay? Malinaw na malinaw. Kaya nga ang sabi niya dito ni Mayor Sara sa mga darating na araw, ha? Darating ang araw, kung ano yung nais ninyo, yan naman ang nangyayari. Oh, ito, ha? Hindi ako nagsabi, si Mayor Sara na po. Sa mga supporters ko and sa mga supporters ko I hope na ano mang mga mangyari sa mga sumusunod na mga araw ay maibigay ko sa kanila kung ano yung gusto nila. Maibigay ko sa kanila kung ano yung gusto ng mga supporter ko. Oha, 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 oha. Ngayon, eto ang tanong. Yan ba ang mangyayari? Sa akin, hindi ko alam. Sa totoo lang, paulit-ulit ko sinasabi. Hindi ko alam. Hindi ko ka-text. Hindi ko kakilala si Madam. Wala akong kinaugnayan kay Mayor Sara. Pero at least ako, masasabi ko sa puso ko na gusto kong presidente siya. Pero yung ibang ka-text niya, ka-text! Ano gusto? Spare tire lang si Mayor Sara. Kapal na mukha mong animal ka. Baboy ka na talaga. Oh, talay, 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 talay. Pero hindi na sinagot ng presidential daughter ang mga tanong ng media. Ninong din sa kasal si dating Senador Bongbong Marcos. Oh, bakit parang malungkot yung amo nyo? Bakit parang malungkot? Tingnan nyo na lang, tingnan nyo na lang. Ging katandem ni Mayor Sara. Sabi ni Marcos, walang pag... Alam mo, ito. Sagutin nga natin to paulit-ulit. Parang hindi ho ata reconnection. Parang hindi ho ata kayo medyo makaintindi, ha? Para lang naman. Sabi TP, wait lang daw. Ganito lang kasimple yan. Ulitin natin paulit-ulit. Parang hindi ho sumasaksak sa kukote niyo. Alam mo, kumukha ng kutsara. Buksan mo yun. Ah, buksan mo! Tapos ganun mo, scoop mo. Tapos ilagay mo ngayon yung karunungan sa utak. Makinig ka, paulit-ulit ko sinasabi, lahat ho tayo mag-aantay sa November 15. Wala ho tayong sinasabi na si Mayor Sara Duterte tatakbong presidente. Wala ho tayong sinasabing ganyan. Pero kung itatapot subalit, ang nais ng aming puso ay tumakbo siyang presidente. Kung hindi siya tumakbo, okay lang din. Pero ang nais ng aming puso ay yun. Makinig naman kayo, medyo hina ng... Uusap tungkol dito. Tuloy na tuloy pa rin, sir, for president. Ako? Yes. For president po kayo. Examine my situation. Oh, right? Baka tingnan niyo itsura niya. Tingnan niyo itsura! Rosana Rojas, maraming salamat. I have nowhere else to go. I cannot go anywhere and I cannot change. I will not change parties. I do not have... I entered this race not to play any of this substitution. What if Mayor Sara runs for president? Then she will run. Nino! Napakinggan ninyo? Napakinggan ninyo? Ulitin natin. Ah, kayo na hong humusga sa paano tinatanggap ni BBM ang pagtakbo ni Mayor Sara. Ulitin natin! Kayo humusga, hindi ako. Kayo magsabi. Ah. Nababanggit na posibleng maging katandem ni Mayor Sara. Sabi ni Marcos, walang pag-uusap tungkol dito. Tuloy na tuloy pa rin, sir, for president. Ako? Yes. For president po kayo. Examine my situation. I have nowhere else to go. I cannot go anywhere and I cannot change. I will not change parties. I do not have... I entered this race not to play any of this substitute. Wag ko kayong iyak, sir. Maraming magagalit na naman niya. Banat ba? Masyado ka naman! Hindi, parang nakikita ko lang eh. Tingnan mo. Pakinggan nyo kasi. I have nowhere else to go. I cannot go anywhere and I cannot change. I will not change parties. I do not have... I entered this race not to play any of this substitution. What if Mayor Sara runs for president? Then she will run. Nino! Ron Oglimen, salamat po. Napanood nyo?
Banat bay. Di lawang ka talaga. Di lawang ka. Di lawang ka. Pinklihan ka. Oh, sabi ni Jimmy Pelagio, bumubuntong hininga. Hindi. Ako lang. Kala ko ako lang ang nakapansin. Oh, di ba? Di ba? Ay, nako! Ay, nako! Oh, sige. Din si Presidential Aspirant Senator Bato de la Rosa. Inulit niyang handa raw siyang magbigay daan kay Mayor Sara, pero kung sa ibang partido raw ito tatakbo, kakausapin daw niya ang Pangulo. Lalim ng... Na ganun eh, no? I have no way to run. Ayaw ko bigyan ng sama ng loob si Pangulong Duterte na meron siya susuportahan na standard bearer na partido niya. At the same time, yung anak niya ang kalaban. Kawawa naman yung matanda. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Horas. Hindi. Panoorin niya. Panoorin niyo pa. Okay. Ito naman, basahin niyo na maigi ha. Basahin niyo na maigi. Hindi pala nagpaalam si Mayor Sara sa HNP. Ay, grabe to. Ay, grabe o. Sabi ni Jerome de la Cruz. Ito to. I-screen cap natin yan. Sinabi ni Jerome de la Cruz. Asan na yun sinabi ni Jerome de la Cruz? Huwag niyo i-delete. Ayan, o. Ito. Ayan. Para paano natin, pa-detect natin kung saan. Sige. Galit na galit siya. Sabi ko sa inyo, bawal ang pikon dito. Bawal ang pikon dito, sir. May ganun ka pang eksena. Ano to, pikon na pikon ka? Huwag mo masyadong pinipilpi. Formal nang nagtitiyaw sa hugpong ng pagbabago si Davao City Mayor Sara Duterte ilang araw bago ang deadline ng substitution para sa 2022 elections. Nagbabalik si Mayan Los Baños. Dumating kanina sa Balisen Island sa Quezon si Davao City Mayor Sara Duterte. Dumalo siya sa birthday celebration ni House Speaker Lord Alan Velasco. Bisita rin daw doon si dating Pangulong Gloria Arroyo na Chairman Emeritus ng Lakas-Cmd. Matatanda ang sinabi ng mga malapit kay Inday Sara na si Albay Congressman Joey Salceda at Attorney Bruce Rivera na posibleng sa Lakas umanib ang presidential daughter. At ngayong araw, nag-resign na si Inday Sara sa regional party niyang Hugpong ng Pagbabago o HNP. Ipinakita pa sa amin ang handmade letter niya na naka-address sa hugpong. Malungkot daw si Inday Sara na nagbitiw sa kanyang partido. Pero pangako niya, ang patuloy na suporta sa HNP at nagpapasalamat siya sa lahat ng mga naitulong ng partido sa kanya. Matatanda ang HNP ang dinalang partido ni Inday Sara noong 2019 senatorial elections. Kung saan may nagtatanong dito. Sagutin natin, banat bay. Bakit ikaw ayaw mo maging VP si Inday Sara? Ay natural, di wala siyang gagawin. Alam mo ba ibig sabihin ng VP? Ibig sabihin ng VP, ano, boiling point. Ibig sabihin po ng VP, wala ang iba ko hindi, spare tire. Vice President, papalit lang sa presidente kung may mangyari. Yan ang ibig sabihin ng VP. Okay? Gusto mo nang ganon? Gusto mo ang isang katulad na napakagaling ni Mayor Sara, gawin lang siyang VP? Na isang napakatikas na Mayor Sara, gawin mo lang VP? Bakit ganun ang gusto mo? Oh, ha? Easy! Jane Labide, maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Talay. Kampanya nila ang 13 senatorial candidates na karamihan ay nanalo. Tanong ko rin daw, bakit ikaw gusto mong VP si Mayor Inday? Ang Secretary General ng HNP na si Anthony Del Rosario, nabigla raw sa hakbang na ito ng presidential daughter. Ganun ba kababa ang tingin mo sa VP, Mon Santos? Ano ba ang definisyon ng VP sa konstitusyon? Tanungin kita. Kung alam mo, Mon Santos, ha? Kung alam mo. Sige, ikaw ang tatanungin ko ngayon. Anong nakalagay sa konstitusyon ang trabaho ng isang vice president? Sige nga ho, paki-check. Google mo. May Google, libre lang. Surprised and of course, malungkot po kami na yun ang naging decision po ni Mayor Sara. But of course, she has her reason and unfortunately, we are not yet, we really don't know yet what those reasons are. No? Okay, wala pa, hindi pa kami nag-uusap eh.
Kasabay ng pagkalas ni Mayor Sara sa HNP ang tanong kung lilipat na ba siya sa ibang partido, gaya na lamang ng Lakas-Cmd. Bagay na wala pang sagot hanggang sa ngayon. Pero ang malinaw, kailangan siyang maging miyembro ng isang national party para makapaghain siya ng COC o ng kandidatura sa pagkapresidente man o vice-presidente kung tutuloy siyang tumakbo at kung gusto niyang makahabol sa substitution. Ayon sa isang political science expert, marami pang pwedeng mangyari mula ngayon hanggang sa darating na Lunes. Deadline ng substitution ng COMELEC para sa 2022 elections. So under which party is she going to run? Is it with the PDP Laban? Is it with Humpong? Or is it with another political party? At ang balita, Lakas, parang... itong Lakas CMD has come into the picture. So marami siyang options. From the time that nag-withdraw siya as yung re-election niya for Davao City Mayor, yung re-election bid niya, it created a lot of questions rather than answers. One of the questions is that ano ba ang posisyon na tatakbuhan niya? Is it the president or vice president? And totoo na bang mabubuo yung tandem ni Bongbong Marcos and Sara Duterte? What's next for her? I think kinakailangan niya kompletuhin yung procedure. Nag-withdraw. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan! Uulitin po natin ang breaking news po kanina matapos mag-resign nga po ni Davao City Mayor Sara Duterte sa partidong Hugpong ng Pagbabago. Nanumpa na nga ho si Mayor Sara sa Lakas-Cmd para opisyal na sumali sa kanilang partido bilang miyembro. Kung makikita ho ninyo sa mga larawan mula sa Cavite po yan, kasama ni Mayor Sara para isapormal ang... Basahin din natin. Mga reaction nila. Nasa president niya kung bibigyan siya ng department sa cabinet, so hindi naman spare time gaya ng sinasabi mo, like GMA naging DSW secretary ni ex-president Erap, di ba? So, okay. Bibigyan siya secretary position. Ginawa niyong secretary si Mayor Sara Duterte. Ang kapal ng mukha niyo. Ang kapal ng mukha niyo. Presidente na yung tatay, ang galing-galing. Ha? Ang galing-galing ng mga Duterte. Gagawin mo lang, secretary. Ang kapal ng mukha niyo. Yan pang-anib sa Lakas-Cmd ay sina Senador Bong Revilla Jr. na siyang chairman ng partido at si Congressman Martin Romualdez bilang pangulo ng partido. Ano ang magiging implikasyon nito sa karera ng alkalde? Malalaman po natin yan sa mga susunod na araw, kaya tutok lamang po dito sa PTV. These I pledge freely and impose upon myself without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Okay. Ay, nako, ang saya-saya. Kasi ito. Alam mo, may iba naman nagsasabi diyan. Ay, kaya kasi bakit nag-meeting si Pacquiao kay Pangulong Duterte? Ibig sabihin ba magsasanib na kagad sila? Magsasanib na ba kagad si Pacquiao at saka si Go? Kaya na ganun, natakot sila kay Mayor Sara at saka kay... Okay lang kayo? Sa tingin ninyo, kukonsider ni Pangulong Duterte si Pacquiao na katandem? At ipapalit si Bato? Eh si Bato naman, dihamak na mas magaling naman yan kay Pacquiao? Pambira naman kayo? Iba talaga yung level ng utak ninyo, ha? Alam mo kung sino nagsasabi niyan? Eh wala ang iba kung hindi yung Komblo. Oh, si Marites ang nagsasabi niyan. Na ginagawa niyo ng packaging na pinagtatawanan niya na keso si Pacquiao daw nakisanib na kay Pangulong Duterte, something like that, kaya daw magti-team up sila ni Go Pacquiao Go. Alam mo, napasukan na talaga ng hangin sa ulo yun. Hindi ko alam kung saan niya naisip yun, di ba?
Oh, ito na naman si Eduardo Advincula. Baan ba iiyak ka na within couple of days? Lahat malalaman natin kung saan maglalagay. Bakit ako iiyak? Hindi. Eduardo Advincula. Tinatawagan kita ng pansin. Bakit ako iiyak, sir? Sige nga, explain mo nga sa akin. Eh, gusto nga namin tumakbo siyang president or vice president. Eh, bakit kami iiyak? Eduardo Advincula. Sige nga, kung may laman ang utak mo, ha? Sagot ka, ha? Huwag niyo ibaban si Eduardo Advincula. Huwag niyo ibaban, ha? Antayin natin. Huwag niyo nga ibaban, Madam Grace. Huwag niyo ibaban. Hayaan natin sumagot si Eduardo Advincula. Anong dahilan mo at bakit ako iiyak? Sige nga, ha? Pakisagot. Eh, gusto nga namin siya maging presidente or vice president. Bakit iiyak? Oh, explain mo nga, Eduardo Advincula. Ay, sinabi nang huwag i-hide. Sagot. Sige na. Tingnan natin kung hanggang saan ang utak nila, kung hanggang saan. Ah, tingnan natin, testingin natin. Oh, talay. Ah, ito daw, si Pacquiao na. Oh. Na-play ko na ba ito? Oh, nga, na-play ko na yan. Huwag mo na paulit-ulit, banat ba, ha? Para ka mga tanso, eh. Paano ko mag-buy, sabi ni The Hungry Cook, paano ko mag-buy si Sarab? Eh di, presidente, tatakbo yun, Nigo. O edi, mas maganda sa amin yun. Hindi, di ba? Alam mo kung bakit mas maganda? Cheryl Puapaw, salamat. Alam nyo kung bakit? Bakit mas maganda na tumakbo sa amin si Go? O edi, mas matindi, mas mababanasan ko yung amo ninyo. Di ba? Ay, yun, oh. Sabi nga, oh, ito, magandang realization to, oh. Sabi ni Roque, Raven Gungob, Banat Bay, binitawan ni Mayor Inday ang pagka-mayor para ipalit kay, ay parit ay mag-BP lang, ha, talaga to mga goldista, nako, hindi na goldista yan, tanso na sila. Oh. Bakit di na sumagot si Eduardo? Wala ka naman pala eh. O comment ka dyan. Wala ka naman pala eh. Wala. O next.